Yo guys, what's up? So welcome back to my YouTube channel. So in today's video guys, I'm going to show you the best game launcher settings for Samsung devices na tumatakbo ngayon ng Android 10 to 12 pataas. So okay guys, simulan na natin. So first of all, open nyo yung app drawer ninyo, then download nyo tong game plugins. So if nagtatanong ka kung saan to ma-download itong game plugins, ma-download mo siya sa official app store ng Samsung, which is itong Galaxy Store. So after mo ma-install yun guys, so ano to guys, take note for Samsung devices only. So una guys, set up natin yung game launcher natin. So open natin yung game launcher. After natin ma-open yung game launcher, make sure itong priority mode is naka-turn on. So, if magtatanong kayo kung ano ibig sabihin ng priority mode, pare to siyang do not disturb, pero ang kaibahan lang nila is pag naka-on itong priority mode is naka-block lahat ng notifications, even mga floating toolbox sa game ninyo, yung especially sa mga gumagamit ng mga mod menu. So, ganun. Mabablock yung mga floating toolbox, notification, and iba pa. So ganun yun guys, yung priority mode. So yun, click nyo tong 3 lines na nasa baba, click nyo yan, then go to game booster. Ayan, pag na-open nyo na yung game booster guys, sasabihin ko sa inyo yung mga settings na kailangan nyo i-turn off. Okay, so first of all is itong block during game. So click nyo yung block during game, then make sure na naka-turn on itong notification. So, as you can see guys, di na siya available. Kasi nga, naka-turn on na yung priority mode natin. So, ganun. Basta guys, kapag na-available to sa inyo guys, turn on nyo to sila. Ito, notifications and navigation gestures. Yan. Next is itong touch protection power saving. So, kailangan siya i-turn off guys. Kasi pag naka-turn on yan guys, mag-reduce yung frame rate ng laro ninyo. So, which is yung frame rate sa laro is importante yon para mataas yung frame rate natin. So kapag mataas yung frame rate, mataas yung FPS, like smooth yung game natin. Then kapag low yung frame rate, syempre makakaramdam ka ng FPS drop and yung mga delay. So ganun. So turn off mo rin tong shortcut bar. Ayan. Then dito naman tayo sa shortcuts, select natin siya sa none. Then sa floating shortcut, select natin siya sa none. Ayan. So go back. Then guys, click nyo rin ulit itong 3 lines na sa baba. Then punta kayo sa game plugins. So ito guys, i-download nyo lang tong dalawang option sa game plugins application. Itong game booster plus and itong priority mode. So first of all, punta muna tayo sa priority mode. Pag andito na kayo sa priority mode guys, select lang kayo ng one application or one game na gusto nyong i-modify or yung i-customize yung settings ng game. So punta kayo sa, for example, itong Mobile Legends. So i-click ko yan. Then sa Mobile Legends guys, make sure na naka-turn on itong background app clean up. When running a game, all background apps are clean up except for the app selected to be excluded. So yun, so habang tumatakbo yung Mobile Legends ninyo guys, lahat ng apps na nasa background is i-clean up except lang sa mga application na in-exclude mo or yung di mo sinali sa cleaning up habang naglalaro ka ng game ninyo. So eto, then para di nyo na ulitin yung same process sa lahat ng games guys, kailangan nyo lang gawin is to turn on itong background app clean up, and then click nyo itong apply to all games and click apply. Then click change. After ma-change guys, merong magpa-pop up na message na settings applied in all game. So ibig sabihin guys, okay na yon. As you can see guys, nakita nyo na rin is yung priority mode on is naka-turn on na. So go back. Then dito naman tayo sa game booster plus. So ito yung performance customization for gamers. So click nyo yan guys. Then dito, select kayo ng game na gusto nyong i-modify. For example, itong Mobile Legends Bang Bang. Dito guys, nakita nyo to sa baba itong costume. I-swipe up nyo lang yan guys. Then eto na. Sa costume, make sure nakaset to sa costume guys ha, para ma-customize yung game. Sa performance option, meron ditong threshold guys na kung saan
So, pwede mo siyang iset nasa focus or nasa balance and focus on performance. So, most recommended ng mga ibang YouTubers, especially ako guys na nakagamit ng Samsung, is dapat naka-focus on performance yan siya. Para sa game na siya mag-focus sa game performance, sa Mobile Legends performance guys. Then, sa graphics quality, huwag niyong iset sa 100% dahil magkukos talaga ng lags yan. Ng lags, FPS drop, itong mga delay. So, recommend ko, set mo siya sa 75%. Yan. After maset, syempre yung max FPS. So, alangan naman ibaba natin yung FPS, diba? So, kapag mababa, FPS drop. Kapag mataas, smooth gameplay. So, set natin siya sa max FPS. Ayan. So, by the way guys, na-apply ko na to siya. So, ayun, ni-record ko lang kasi gusto kong ituro sa inyo. Pero kapag baguhan ka pa guys, itong apply button na nasa baba, magiging available yan. Kaso nga guys, naset ko na siya sa lahat ng game. Pag i-back ko, ayan, naka-custom mode na sila lahat kasi nga, sinet ko. Yun. So, eto guys, ayan. Kita nyo na sa lahat ng games, same kami ng settings. Sa Mobile Legends, Istanbul guys, sa Call of Duty, sa Subway Surfers, same lang ang settings. Then, after mo magawa yun guys, yung gawin mo lang is, you're good to go na. Pwede mo nang i-open yung game niyo. Then, take note guys, before mo laruin yung games na gusto mong laruin, dapat naka-remove yung mga recent apps na tumatakbo sa background para hindi siya mag-consume ng RAM usage habang naglalaro ka. So, ganun. So, yun lang guys. So, hindi na ako magpapakita ng gameplay guys kasi medyo maging mahaba yung video. Tapos, ano guys, medyo inaantok na rin ako, tinatamad rin ako mag-edit. Pero guys, comment down below if naka-Samsung ka, comment mo yung ano mo, yung opinion mo if yung game mo nag-improve ba o hindi. Kasi sa akin guys, 100% nag-improve siya, especially sa settings na graphics quality. Isa pa guys, another tip sa inyo, kapag nakalow yung graphics, ibig sabihin, more FPS. So, ganun lang yun guys. So, if gusto mo pa ng lower graphics, yun, set mo lang siya sa pinakababa na graphics para magkaroon ka ng smooth gameplay. So guys, yun lang sa video nito guys. Sana may natutunan kayo. And again guys, take note, for Samsung device only na tumatakbo sa Android 10 to 12. Just naka One UI. So guys, that's all for today's video. Sana nagustuhan nyo. Please like, share, comment, and subscribe. Thanks for watching.